Yo, what's up mga kabudol? Eto na uli tayo. May nag-comment lang sa atin na sabi nila ay mas mabilis daw ang 5 GHz Wi-Fi kesa 2.4 GHz. So, eto i-explain ko sa inyo at intro muna tayo. So, eto na nga mga kabudol, no. May nag-comment kasi sa atin. Sabi niya, mag-connect daw sa 5 GHz dahil daw, doble daw ang speed sa 5 GHz Wi-Fi signal or mas mabilis daw sa 5 GHz Wi-Fi signal. So, eto, no, i-explain ko lang sa inyo at bibigyan ko kayo ng sample. Eto, ipapakita ko sa inyo sa screen. Meron tayong cellphone dito. Ayan. Mag-speed test tayo. Una, magkoconnect tayo sa 5 GHz and then sunod sa 2.4 GHz. Papakita natin yung speed test nilang dalawa. Bago ang lahat, papakita ko din sa inyo na ito yung MAC address ko. Nakakonnect tayo sa 5 GHz at mamaya magkoconnect tayo sa 2.4 GHz. Pero unahin natin sa 5 GHz. No? Ayan. Dito tayo nakakonnect. Papakita ko sa inyo yung screen ng cellphone ko. Mag-speed test lang muna tayo. So pinakita ko nga sa inyo na walang gumagamit ng wifi kundi ako lang, itong cellphone ko lang at saka yung isa kong cellphone na nandun. Kita nyo to itong speed test natin. So ayan, sa 5 GHz tayo nakakonnect, no? So mag-speed test na tayo para ma-explain ko kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Kasi sabi nila mas pabilis daw sa 5 GHz at doble daw ang speed dito sa 5 GHz Wi-Fi. So, unang try natin. Ayan, ito yung 5 GHz Wi-Fi signal mga kabudol. So, ang internet speed ko nga pala na in-applyan sa Converge ay 25 Mbps pero meron silang speed boost ngayon. Ayan. So nakakuha tayo ng download speed na 46.7 sa 5 GHz at meron tayong 33.4 upload speed sa 5 GHz. And then next natin, kukonnect na tayo sa 2.4 GHz. So, ito makikita nyo sa screen yung MAC address ko. Madi-disconnect siya dyan. Reload lang natin. So, ayan. Nakakonnect na tayo ngayon sa 2.4 GHz. So, naka-random MAC address yung ano natin. Teka lang. Gagamitin ko muna yung device MAC address. So ayan, ito yung device MAC address ko, no? So nasa 2.4 GHz na tayo. And then mag-speed test din tayo dito. Para ma-explain ko sa inyo kung anong pinagkaiba rin nila. So ayan, nakikita nyo sa screen ko, pumapalo rin siya ng almost 50 Mbps. Ayan. So napansin nyo, mas mabilis pa yung 2.4 GHz sa connection speed ko dito sa cellphone sa speed test natin. Kasi naka-receive siya ng 50 Mbps and then 36 na upload speed. So ito na, ipapakita ko sa inyo kung bakit ganun. Sa Wi-Fi analyzer natin, so nakikita nyo dito sa Wi-Fi analyzer natin, halos walang maganda yung napili kong channel. Ayan. Kaya walang interference na nangyayari. Ayan, no? Nakikita nyo yung kulay red yung sa akin. So, sa 5 GHz naman. So, ayan din. Wala ding interference na nangyayari. Pwede nyo din makuha kung ano yung speed test ng 2.4 GHz kagaya sa speed test natin. Kung pipiliin nyo yung mas magandang channel
para sa 5 GHz Wi-Fi speed natin, no? Kasi naka-auto lang yung 5 GHz Wi-Fi speed natin sa channel niya. Kaya medyo mas mababa yung naging result niya. Ito na yung pinaka explanation, mga kabudol, no? Hindi mas mabilis sa 5 GHz Wi-Fi signal. It's just so happen lang na possible sobrang daming merong internet connection sa inyo na 2.4 GHz. Kaya yung signal ng router nyo mismo ay nahaharangan ng ibang router na 2.4 GHz. Parang sa traffic, sobrang daming sasakyan sa kalsada. Paano makakausad yung sasakyan mo? Kaya napagpasyahan mo na dumaan sa ibang lugar or gumamit ka ng 5 GHz. Kaya napansin mo na doble yung speed niya. So ayun nga, napansin nyo, no? Na halos hindi nagkakalayo yung speed test nila nung dalawa. Dahil yung isa, umabot din ng almost 50 Mbps. Ito, no? Mas pataas pa nga yung 2.4 GHz natin, eh. Pero it doesn't matter yon, mga kabudol. Ito ang pinaka-explanation nun. Kung ano yung in-applyan yung speed kay Converge, ayun din yung matatanggap nyo na Mbps. Dun lang naglalaro yung dalawa. Hindi siya dumodoble. Hindi mas mabilis sa 5 GHz. Dahil hanggang dun lang yung binabato na data ni Converge. Halimbawa, 25 Mbps ka. 25 Mbps din ang matatanggap ko sa 2.4 GHz at sa 5 GHz. Ang nangyayari, kaya lang bumabagal sa 2.4 GHz, kaya sinasabing doble sa 5 GHz, dahil maraming interference na nagaganap. Halimbawa, yung mga wireless na mouse nyo, wireless mouse, wireless keyboard, kasi 2.4 GHz yung mga yon ginagamit nilang signal. Kaya ang nangyayari, bumabagal sa 2.4 GHz. Kaya akala natin mas pabilis sa 5 GHz dahil yung 5 GHz Wi-Fi signal ay bagong Wi-Fi signal lang. Kaya akala nyo lang doble. Pero ang sagot talaga sa lahat, kung ano yung speed na in-apply nyo kay Converge, ayun lang din yung matatanggap nyo. So hindi siya magdodoble or hindi siya magti-triple, hindi din siya mas bibilis. Mas maganda lang yung connection na binabato. So sa akin, no, konti lang naman yung lamang, hindi naman nagkakalayo. Pag na-select nyo yung magandang channel sa 5 GHz, parehas lang din ang kalalabasan ng speed test niyan. So ayun, sana natutunan nyo. Medyo magulo din yung tips natin or yung tutorial natin, pero sana mag-gets nyo yung point. Kung ano yung binato sa inyo ni Converge, ayun lang din yung matatanggap nyo, hindi siya do-doble. So mas maganda kung yung router nyo hanggang 2.4 GHz lang. Kung wala kayong 5 GHz, pwede kayong bumili ng router na may 5 GHz para mas malinis or walang interference yung marireceive yung signal sa 5 GHz. Pero para sa akin, okay pa naman, wala namang problema. Ayun nga, napansin nyo, mas mabilis pa nga sa 2.4 GHz yung nakuha kong speed. So ayun lang, sana naintindihan nyo. Like, share, and subscribe. See you on the road, mga kabudol. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, it is.